Gustavo dyan. Eto, nagkasakit talaga to. Na-confine po to sa bed namin, sa klinika. Pero thanks God, buhay pa rin siya. No? Nag-50-50 kaya to. No, Bojan namin. Hmm? Palakas ka ulit ha. Ah, papatabayin ko ulit to. Hi guys, walk lang kami ngayon ni Bojan. Na-miss din itong mag-walk. Sa ngayon kasi once or twice a week na lang kami mag-walk ngayon dahil ano eh, busy ako at saka yun nga, pandemic pa rin. Medyo iwas muna sa paglabas-labas lagi. Bojan, Bojan! Nakalabas ka na naman sa lungga mo, ha? Thanks God dahil gumaganda na yung kanyang ano, balat dito sa likod, no? Hindi katulad dati, nakita nyo naman dun sa video na pinakita ko sa inyo, yung skin niya dito sa gitna from head hanggang sa body niya hanggang sa buntot, no? Sa mid part, talagang halos kalbo na yan. Thanks God at effective yung vitamins na binigay ni Mrs. para sa kanya. Eto, as usual, hindi pa rin nawawala yung hilig niya na magkagat-kagat dito, magkain-kain ng mga grasses, mga damo. No? Gamot daw nila kasi yan eh. Diba? Bojan, huwag ka na Bojan. Advisable talaga na mag-walk with your pets, no, with your dogs, ay maganda, maaga talaga. Okay? Mga around 7 or 8 a.m. Pero kasi nag-online classes pa ako kanina sa mga estudyante ko. Ayan. Yung si Bojan, no? Oh, kulit. Ganda rin kasi yung naaarawan sila. Benefits of walking para sa mga dogs natin, syempre it strengthens then their muscles. Exercise din nila yan. And then at the same time, naaarawan sila. Vitamin D yan, di ba? Then according to studies, yung mga dogs na madalas na pinipet walk, sila yung nakakaiwas sa mga tinatawag na heart attack, no? Yung sakit. Dahil mas na-exercise sila. Hindi rin advisable yung madalas silang nakakulong sa kanilang cage. O, dyan. Bojan! 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 Okay, takbo! Takbo, Bojan! Okay, exercise yan!